Congratulate po ang ating mga nanay na pinag-aaralan.
Okay? Ayan. Thank you. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito sa United Neighborhood Association Incorporated. Oo, nasi dito sa Chico Street. Magandang gabi sa inyo. Ito po ang inyong Congressman Roilo Golez, inyong kapitbahay, inyong madalas na bisita dito po sa Sampaloc. May okasyon o walang okasyon, nandito po parati si Congressman Golez kasama ninyo. Una-una ay nais kong batiin ang ating mga tiindak na opisyal ngayong gabi ito. Ang presidente si Maria Iraida Arisa. Para natin si Maria Iraida Arisa. At ang kanyang Vice President Elmer Modesto. Ang kanyang Secretary Hermosissima Mendizabal. Kanyang Treasurer, Leonora Di Arco. Ano si Leonora? Yan, lakas na ang squad. Auditor Gloria Dagibas. Ayan, ulit na ba? Leonora, Dagibas na katumanggap. Piaro Milagros Dagami. Ignacio Kilang Jr. Vice Chairman Arthur Rekla. Magkita ko niya si Arthur. At mga board members, Rubili Uy, Teresita Abarquez. Abarquez, mga Bisaya. At Tagasa naman. Ang mga Abarquez sa Bohol. Leonardo Enguilio, Robert Trujillo, Jeffrey Lopez, Mirna Negrite, at Delberto Tebar. At pinapati ko rin si Bobby Ferreira, andito po siya ang inyong Vice President ng Federasyon. Magandang gabi po. Sakala po na aking pamilya, binabati ko kayo at gusto ko sabihin sa inyo na si Congressman Golez ay parating nasa inyong likuran. Kung meron mang maaaring magawa si Congressman Golez sa po na kanyang pamilya, lalo po, kasama si Congressman Rico Golez, magsabi lang po kayo, kayo po ay kapitbahay namin at kami ang kapitbahay ninyo ay handa parating maglingkod sa inyo sa abot ng aming makakaya. Magsabi lang po kayo, Madam President. At ayan mo yung gamitin yung pagkakataon nito para sabihin sa inyong lahat na ako'y nagpapasalamat din sa ating mayor na siyang magiging inducting officer ninyo. Sapagkat sa pamamagitan at dahilan sa magandang relasyon namin sa aming kooperasyon sa isa't isa, napakadali po at napakaigi na gumawa ng mga proyekto dito po sa Second District ng Paranaque. Marami po tayong mga proyekto. Katulad na nilibawa ng napakalaking koloseum dito sa Sampaloc. Yan po ay naging posible sapagkat kaming dalawa ay nagtulungan. Kasama po ang ating putihing konsehal, Benjo Bernabe. Huwag po natin kalimutan si Benjo Bernabe. Yung mga patubig natin dito, yung aming pahigipaglaban para sa Maynilad. Alam niyo, ang Maynilad, ang resulta ng pagtutulungan ni Mayor Bernabe at ng kongresista dumpa pong last congress doon sa Kamara ng Representantes, lalo na doon sa Committee on Housing. Yung ating PGH referral program, tuloy-tuloy po yan. Yung po yung isang proyekto na masasabi natin na bagamat parang ayaw natin sabihin, pero alam niyo, ang buhay parang isang awit lamang. Merong simula at merong katapusan. At pag merong katapusan ng buhay, at din naman ang ating proyekto na libre paligid, ilang beses na ako nakapunta sa kalye na ito, doon sa apoy at sa paligid.
para sa pagpapatupad ng ating proyektong libre palibing. At ako rin papasalamat sa inyo sapagkat patuloy na binibigyan ako ng pagkakataon para makapaglingkod sa inyo. Gusto ko rin po yung report sa inyo. Alam niyo po, ang trabaho ng congressman hindi lamang gumawa ng gulisium na napakarami. Alam niyo, napagawa ko gulisium ngayon, ang pinakamuli, 49. Number 49. At meron mga siyam na ginagawa pa, kaya bago matapos ang taon ito, aabot na mahigit 60 ang gulisium sa buong second district ng Paranaque. Pinakamarami, hindi lamang sa Paranaque, kundi sa buong Pilipinas. At yan ay nangyayari dito sa second district. Kaya marami po gumagaya sa second district. Marami rin naiingit sa second district. Yung pagpapagawa ng mga eskwelahan, pagpapaayos sa mga kalye, pagpapaayos sa siyudad, hindi lamang yan ang trabaho ng isang congressman. Ang mas mahalagang trabaho ng congressman ay maging inyong representante doon sa Kamara ng Representantes. Ang ibig sabihin niya, kailangan gumagawa siya ng batas ang congressman. Kailangan ang congressman, naririnig ninyo. Kaya nga tinawag siyang representante doon sa Kamara de Representantes. Kaya tinawag siya ng congressman, man in congress doon po sa Kamara de Representantes. At pinagagala ko sabihin sa inyo na mula po ito noong 1992, mahabang panahon na, di minsan wala pang absent ang inyong congressman sa Kamara de Representantes. 100% perfect attendance po ang inyong congressman. Nag-iisa na lamang sa Kamara de Representantes. Pero hindi lamang basta present. Hindi po ako miyembro ng Committee de Silencio. Ano ibig sabihin niyan? Yan yung mga congressman na hindi niyo nakikita sa TV, hindi niyo naririnig sa radyo, na tumatalakay ng mahalagang mga isyo. Ang inyong congressman, nandiyan po parati. Sapagkat alam ko na itong mga mahalagang isyo na ito, seguridad, budget, ekonomiya, kalusugan, yan ay importante para sa ating lahat. Kaya importante na ako ay nakikipagtalakay dito sa mahalagang isyo na ito at pinaglalaban ko kung ano ang dapat na makakabuti para sa inyong lahat. Yan po ang trabaho ng inyong congressman sa Kamara ng Representantes. Paggawa ng batas. Paggawa ng batas. Alam niyo po ba na ang presidente matapos na magsalita sa SONA, naglabasan ng libro. Libro po. Nilagay niya roon ang tao ang title ng libro. The President's Priority Legislative Measures. Ang ibig sabihin, ito yung mga patukalang batas. Sa libro niya, yun yung mga panukalang batas na sa kanyang palagay ay pinakamahalaga para sa bansa. 23. Pinag-aralan nila yung mahigit 1,000 na panukalang batas na pinay ng 280 na mga kongresista at 280 ang pinili. 23 lang. Isipin nyo, 23 lamang. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay isa sa 280 na merong panukalang batas na mapili, maswerte ka na. Hindi ba? 23 out of 280, wala pang 10%. Kinagagalak ko po na iunat sa inyo na sa 23 lamang na pinili, 3 po ang panukalang batas na ang mayakda ang inyong congressman dito sa 2nd District ng Paranaque. 3 sa 23. Isipin nyo yung malaking karangalan na yan. 3 out of 23. Ano yung mga panukalang batas na yan at bakit pinili? Una, yung pong pagpapalakas ng Witness Protection Program. Yan yung mga saksi, katulad ni Rabusa, katulad ni Jun Lusada, na pagdaging saksi, medyo delikado ang buhay nila. Kaya pinalakas natin yung Witness Protection Program. Pangalawa, yung anti-money laundering law. Ano po yan?
manakaw na yaman na dapat sa atin. Pero ngayon, dahil mahina ang ating money laundering law, maraming na pera pa yung nagtatago na para sa atin dapat na gagamitin para sa servisyo. Yan ay pinili ng presidente. At pangatlo, ito po yung maritime zones po. Ano ba yung maritime zone? Yan po yung mga teritoryo na ating karagatan. Territorial Sea, Exclusive Economic Zone, na ngayon ay umarap ng banda galing sa China. Isipin nyo, yung ating ari-arian, yung ating soberenya, ay maaari malagay sa alanganin kung hindi tayo magkakaroon maging ng klase panukalang batas. Kaya yan ang dahilan kung bakit yan ay pumili ng ating presidente. Hayaan niyo magbigay galang ako sa ating Vice Mayor Gascambunting na ating kapitahin din. So, yun po ang aking mayroon. Ulitin ko po ang inyong congressman. Tuloy-tuloy ang proyekto. Tuloy-tuloy ang trabaho sa Kamara. Gumagawa ng batas sa ipagdalakay sa malang isyo. At pinakamalaga sa lahat, handa ko parati na tumulong sa inyo. Lalo na sa inyong asosyasyon. Ulitin ko po ang aking pangako sa inyong presidente, sampo ng lahat ng mga opisyal dito, Presidente Arisa, si Congressman Golez, kasama si Mayor Bernabe, kasama si Konseyal Benji Bernabe, at si Konseyal Rico Golez, ay parati pong handa na sa abot ng aming makakaya ay tutulong sa inyo. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you very much. Salamat po. Sige pa na. Yung pong mga kanina, nagpagawa tayo ng mga picture. Yung mga picture na yan, ilalagay ko sa Facebook para makita ng mga bata, at ilalagay ko rin sa YouTube. Mahalan nyo, baka madiscovery yung mga bata sa YouTube at pag-isikat sa buong Pilipinas. Lalo na yung nagagaling ng mga bata. Salamat po! Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you. Lahat po ng officials, lahat po ng elected officers, kasama po ang board of directors, tsaka board members. Hindi na tayo nag-vlog. Hindi. Ay, joke lang. Dito kami sa tabi. Siguro yung medyo matangkad. Sa likod na lang po kayo pumuesto. Ayan,
maraming salamat sa aking mga kapitbahay. Mabuti lang, matibay-tibay ko itong bago. No? Kanina nung humingi ng picture taking dito, sabi ko, hindi na ako sasama. Bakit hindi na tayo makaya ang pagdato? Anyway, ako'y bubate sa ating mga pisades na United Neighborhood Association na pinawalan ni Raida. Palapakabo natin. Raida, Arisa. At syempre, kay Elmer Modesto, mga starting vice president. Palapakabo natin. Hermosina. Mende Sabal. Lenonia de Arco. Gloria, Adivas, at Milagros, Nagami. Siyempre sa ating board of directors na si Ignacio, si Arthur, si Ruby,